natin. Nandito naman gagapuhang mga stand. Hello, hello. Wow naman. Wow. Thank you. Sir, paalala kayo ulit, sir. Ako si Neil, sir. Sir Ruel, welcome back. Si Neil, sa sales po ako. No? Yeah, I'm sir. With Mr. Ryan. Ayan, Sir Ryan. Technical team. Technical team. Ayan. So, sir, nakikita ako dito malayo pa lang. Talagang ano na, nasisilawan ako eh. Pakilala ko na itong bagong unit natin. Ay, ito yung ano, kilalang-kilalang ano, Boswell, no? BYD Seagull, no? BYD Seagull. Ayan. Nagparating kami niyan, tama? Pati yung kulay, no? Very unique, no? Anong tawag sa pintura nito, sir? Kulay nito? I call it bad green, ano? Bad green? Bad green ang kulay niya. Grabe. Even yung design, yung pagka-aerodynamic design ng sasakyan, nakikita mo, no? Ayan. Ito ba, sir, ay isang ano, hatchback? Yes. This is a hatchback actually, Boswell, no? Mm-hmm. Ayan. Kaya ang pagka-design niya, makikita mo talaga na hatchback style. No? Hatchback style. Of course, meron lang siyang sporty design kasi meron siyang spoiler sa likod. Spoiler sa likod. So ito sir, ilang seater? Itong Boswell, 5-seater yan. 5-seater. 5-seater. Comfortably, 5-seater. 5-seater. No? Ibig sabihin eh, nakakaupo kayo dyan na, kasi maganda ang legroom. Maganda ang legroom. Ni Seagull, no? Sir, yung mga ganitong klaseng mga kotse, sir, ano kaya ang load capacity nito? Basically, ano naman yan, sir, no? Pang 5-seating capacity. Usually, dyan naman sinusukat yan, no? So, kayang-kaya naman, sir, oo, no? Oo, kayang-kaya na yan. Pang limang tao. At saka may luggage pa naman yan. Kayang-kaya niya. So, sir, ano ba mga ano, exterior specs natin, sir, na pwede mo i-share? Well, ang exterior specs niyan, well, kung makikita mo yung ano niya, sir, no? Yung gulong niya, mm-hmm. Na, ano ba sukat ng gulong, sir? 16 yan, sir. 16? Oo. Mm. At saka yung design ng mags, eh, talagang makita mo parang pinerno sa mga accent ng fender niya, no? Oo nga, no? Black din. Parehas din. Gray mags, black din, no? Tapos ito ba, sir, parang mga DRL ba to? Yes, oo. Yung dalawang puti na yan, eh, umiilaw talaga yan. Matingkad yan, ano? DRL yan, no? Yan. In fact, mismo sa loob ng headlight, makikita mo pa yung term na BYD Tech, no? BYD Tech. So, ibig sabihin, iba klase ng technology nito, no? Ni BYD, sir? Yes. Mm. Oo. Hindi talaga. Tsaka pansin ko, sir, dito sa wiper natin, parang double yung ano, ah. Oo. Parang may... Parang support niya. Parang support, no? Matibay, no? Ah, dahil isa lang ang wiper niya. Isa lang wiper nito. Tapos ito, sir, yung kanya side mirror naman, retractable, no? Yes, power yan. Mm. At the same time, retractable yan. Mm. Retractable siya. Sir, pagdating naman, sir, sa, ano, sa suspension, ano ba mga nasa suspension natin? Sige. Bali, yung suspension niya, sir, sa front po is MacPherson independent suspension siya, sir. Mm. Then yung sa rear naman, sir, is torsion beam non-independent suspension po. So usually, yun talaga yung mga ginagamit sa mga high-speed car. Usually, yung mga electric din po. So ito, sir, ano, gano'ng katagal, sir, ang charging time natin ito? Bali, sa charging time niya, sir, so slow charging niya, sir, sa AC charging, kumbaga, it takes 6 hours po to full charge. Mm. Then sa mga fast charging naman, o yung mga DC po natin, 30 minutes po, mapu-full charge na siya. Ayan. Boswell, yung binabanggit ni Sir Ryan kanina, no, yung charging, no? Mm. Andito siya. Ayan. Na, nagbanggit kasi si Sir Ryan kanina ng DC and AC charging. Ayan. Dalawa siya actually, dalawa. No? Ito yung fast DC, no? Yung fast charge. Ito yung usual niya. Yung charging niya. Sir, pag bumili ba nito, kasama na yung cable, pag charger? Kasama po. Kasama na po yung portable charger po natin na AC. Mm-hmm. Pero wala lang pong DC. Wala lang DC. Sir, yung mostly na ginagamit natin sa SM tsaka sa mga Shell, sa mga gasoline station, ano na agad yung kasama ba nito? Compatible na ba, sir, doon? Bali, sir, yung sa mga SM mall po natin, yung mga charging station doon sa parking, kailangan po natin ng adapter. Ah, which means adapter. Parang converter siya, sir, from GBT to Type 2. Mm-hmm. Kasi ang gamit kay SM is Type 2 po. Mm-hmm. So, itong mga portable, yung mga ports po natin is GBT po. GBT? Yes. Po. Bali, yun ang kasama nito? Yes, kasama rin. Kasama rin po. So, mostly, yung GBT, sir, saan nakikita yun, sir? Sorry. GBT, sir, kasi is standard version. Standard ang talaga siya, ng China. So, pwede naman yung sell sa mga gasoline stations natin? Yes po, pwede rin. Ayun. Tsaka sa SM? Yes po. Ayun. Kung ba alala mo, Boswell, na nag-vlog tayo noon, ano, kasama yata natin si Sir Mark,
sa SM Santa Teresa. Gumamit tayo nung yung ano noon eh, yeah. 'Di ba? In fact, gumamit tayo na ako pa nag-demo sa iyo noon nung pinaka adapter, no? Adapter, para yeah. maging adapter, para compatible siya sa mga mall charging. Yeah, naalala ko 'yon. Sir, bali ano naman ang ano sir nito? Motor, top speed, tsaka range. Bali ang top speed nito, sir, is 130 km po. Tapos ang motor power niya po is 55 kilowatt. 55 kilowatts. Top speed niya. Tapos ang one full charge niya po, sir, it takes 405 kilometer po. Ayan. Sir, yung mga madalas na ano, tanungin, kahit na napag-usapan na rin, ito bang mga ganitong katulad ito na medyo alam naman natin, hatchback, medyo may kaliitan, paano naman to sir pagdating sa baha? Sa baha, sir, kaya niya po basta yung mga gutter deep. Gutter deep? Yes po. So usually po, kapag sa baha, okay lang po siya na madaanan lang yung baha. Huwag lang talagang malulubog yung sasakyan ng matagal. Just like mga ano po, gas car, hindi talaga pwedeng lubog na lubog yung gas car. Oo nga. No? Talagang masisira din talaga yung mga parts niya. Pero kung dadaanan lang po talaga, is okay na okay po siyang gamitin po. So sir, bali since na medyo mga siguro ilang buwan or siguro almost one year higit na ako nagbablog sa e-car, no? Sa tingin mo sir, since na sa technical side ka, ano ba mga dapat unahin na ipa-check up sa mga ganito? Bali sir, sa ang usually concern ng mga PMS talaga ng electric car, kadalasan naman po dyan yung mga bolts lang, yung mga joints sa ilalim, yung mga mechanical part na usually na meron din sa mga gas car po. Then yung mga brake pads, yun lang po. Pero sa mga ano naman, sa technical, ay sa electrical side naman sir, ang meron lang naman kasi is battery and wiring. So meron din siyang mga computer box. So yun yung madalas na sinecheck din po pag sa PMS. So may ginagamit din naman na OBD, which is onboard diagnostic system, para malaman kung ano yung kung may diferensya man dun sa electrical side nung electric car po. Pansin ko to Sir Neil, no? Ganda ng susi ah. Ano ba makikita natin sa susi na to? Ang isang unique feature nitong car na to sir, no? Is pwede mo siyang i-start kahit nasa labas ka using your what they call this key, no? You just press this ano button here na sa baba, no? Tagalan mo lang ng start pag-press niyan. At mapansin mo, ayun, nag-start na siya. So example, nagchat-chatan pa tayo sa labas. Gusto mo lang palamigin yung BYD mo. Yun. Pero bago pumasok, malamig na. Wow. You can do that. Basically, no? Because pwede mo siyang i-start here sa remote, no? At pwede mo na siya patayin dito mismo sa remote. Sa remote pressing din the same button. Pinindot mo siya, mamamatay din siya. Ayun. That is one special unique feature ng Seagull. Nice. Nasa loob na tayo. Paano ba i-start tong ating BYD Seagull? Same lang din po siya sa mga gas car natin, automatic sir. So, press muna yung brake pedal. And then, push lang po yung start button. Iikot yung monitor ah. Stig ah. Sana all. So, ayan sir. So, makikita niya rin po sa cluster gauge natin sir. Yung kung ilang kilometer pa yung kaya takbuhin. And then, kung ilan yung battery percentage na meron pa yung sasakyan natin. So in this case, Boswell, 95% yung battery, kaya pa niya tumakbo ng 385 kilometers. Maganda naka ano sir, no, naka-indicate ko ilang kilometers pa yung yes, kaya niyang takbuhin. Correct. Tama. So ang maganda dito sir, no, kahit papaano, dapat talaga alamin mo kung dahil electric na ngayon gamit natin, kailangan talaga alamin ni driver kung ano, no, kung ilang kilometers yung pupuntahan nila. Yes po. No, naman, pag gumagamit po ng mga Google Maps, yan ang ways, nakikita naman po natin kung gaano kalayo pa. Tapos, syempre, sa ngayon, dahil hindi pa nga ganun kadami ang mga charging stations, alamin din nila, di ba? Kung ano yung mga pinakamalapit na charging station na pwede nilang puntahan. Yes po. Di ba? Para hindi madala sa alanganin. Ang good news ngayon talaga, sir, most of the SM malls po, meron na silang mga charging station. Dated yung ano nila, yung mga branches nila na maglagay talaga ng charging station. Ayun. AC charging station. AC charging. Yes.
So sir, anin mo natin mga pindutan dito. Siyempre, maraming natutuwa sa mga pindutan na yan. Ano mo makikita natin dyan? Actually, equipped din yan ng ano, no? Postwell ng cruise control, no? Cruise control. Alam naman natin basic function ng cruise control, sir. Mm. Kung malayo ang ka, nasa expressway ka, di ba? Mm. Ang purpose lang para hindi ka nakatapak sa gasolina. Mm. Tapos nami-maintain mo yung speed mo. Yung bahala ni sa sasakyan na mag-maintain ng speed. Mm. Without us na depressing the accelerator. So ikaw nga, relax na relax, lalo na sa long drive, no? Yes. So, diyan maganda yung mga ganyang klaseng features. Mm. Kasama din dyan, Boswell, yung hands-free natin, Bluetooth, ano? So pwedeng may tatawag sa'yo, dito, hindi no? mo na sasagutin sa phone mo, no? Mm. Lalabas na lang sa speaker, no? Mm. And of course, over here naman, yung pina anong mga term na ginagamit, charging? Wireless charging. Wireless charging. Right. Papatong mo lang dyan yung phone, mag-charge na siya, no? Tsaka pansin ko pala dito, Sir Neil, dito sa BYD Seagull natin, hindi siya yung mga the usual kasi nakikita ko, merong D4 drive, R4 reverse, di ba, na parang bilog. Yes. Eh dito, paano yes. naman ang ano nito? Kasi medyo kanina, na medyo nalito ko eh. Tapos bigyan natin sir ng konti brief history, sir, paano yung D4 drive, N4 Newton, R4 reverse, kasi wala akong nakikita ang bilog dito sa gitna. So sa mga conventional na automatic cars natin, sir, so meron tayong stick lever sa pag change ng gear. Sa ibang ano naman, ibang electric car, knob naman yung gamit nila. Yeah. And dito naman sa atin, sir, knob din siya, pero hindi siya yung pabilog lang. So so kapag nag-change tayo ng gear, so ikakalabitin lang natin. Mm-hmm. Diba? So step muna sa brake. Sa brake pa rin, no? Yes po. Upwards reverse. Mm-hmm. So, reverse makikita po natin yung reverse camera natin. Mm-hmm. Then, neutral yung gitna. Mm-hmm. And then, drive po yung sa baba. Mm-hmm. Ayun. So, dito sir, nakadrive na po tayo. So, halos naman lahat, sir, no? Lalo na pag medyo mga gandang klaseng mga e-car. Naka-ano naman most of the time, no, sir, naka-indicate, no? Yes po. Yung D4 drive, R4 yes, reverse, po. N4 neutral. Yes po. Kasi katulad ko, nung unang upo ko dito, naayos ko yung parking, talagang dahil hindi ko nga makita dyan, di ba? Tsaka di ko alam kung tama ba, kung nakadrive ba. Ang talagang naging palatandaan ko ay yung monitor. Yes. No? Kahit ikaw sir, diba sir, alam mo nakalagay dyan. Kasi kanina dinidi ko, ayaw. Yung pala, meron palang P. Nakapark pa pala ako. So, hanapin naman natin kung saan yung park. So, ang park niya po is nandito po sa side. Ayun, so, ito sa side, no? Yes po. Electronic parking brake po siya. Ah. So, once na-pin rush mo siya. Yun. So, lalabas na rin kay cluster gauge na nakapark. Park. So kahit na naka-drive hanggat naka may letter P, hindi siya under. Yes po, sir. So yun. Tapos pag yun nga, panilis mo, pag pinudot mo yung park, tanggal na, madalas nakalagay, ready. Yes po. Ready. Yun ang ano niya. Basta makikita niyo naman po, hindi niyo man siya makita dito na may ilaw kasi yung mga na-feature nyo po last time ng mga sasakyan, nakikita natin doon sa knob na may ilaw yung mga letter. Oh. At the same time, lumalabas siya dito sa cluster gauge natin. Since dito sa case ni BYD Seagull po, dito natin siya makikita. Dito na, no? Yun nga yung pinupoint ko kanina, Sir Neil, eh. Kasi yung naglalaroan ko to kanina, nangangapa talaga ako, sir. At merang na-ewan driving ako, eh. At saka yung kinaka-monitor niya, Boswell, is talaga ng user-friendly lang, no? Kasi there are mga logos. So, madali mo minigay nito, makikita mo, ito sa fan to, makikita mo. Yes. Makikita mo sa logo na to, yung aircon nito, patata sa taas. Mm. Diba? Madali mo, ito naman, makikita mo, nasa level 4 yung fan, kasi may 4 at may fan. Ito naman yung lamig. Mm. Yung lamig niya, no? So, tapos may mga araw naman dito, typical cellphone. Ano? Typical cellphone, so, madaling ma-i-operate. Ngayon, nasa iyo na lang yun, kung gusto mong naka-landscape, naka-portrait, or naka- ilipad so, mo sa landscape po, meron tayo dito yung button po dito. Yeah. At the same time, meron din tayo meron button din yun, dito sa may ano po, sa may steering wheel. Mm-hmm. So, pag pinindot mo yan. Ayan, galing. Kung saan ka mas komportable. Grabe, high-tech na high-tech. Diba? Kasi kanya-kanya tayong preference. Eh. Yung iba gusto pahalang, yung iba gusto pahama naman. Diba? And the good thing about this Boswell is this. When you buy this car, Seagull, hindi mo lang binibili yung Prestige kasi BYD to, number one na to sa buong mundo, no? Mm-hmm. Ang isa pa binibili mo rito is yung safety mo, no? Tanong kita, sir, tingin mo ilan ang airbag nito?
The usual, sir. Alam ko, mga apat. Apat. Mm-hmm. Kasi apat ang kasi ba, o lima. Apat, safe ka na. Mm-hmm. Diba? Yan ang normal, diba? Mm-hmm. But this car has 10 airbags. Grabe, no? 10 yan, ano? Mm-hmm. Bakit siya naging 10? No? Dalawa dito sa harap. No? Driver, passenger. Mm-hmm. Meron siyang airbag dito, Boswell. Mm-hmm. Sa curtain. Mm-hmm. Sa tatlo. Another there. Mm-hmm. So, apat. Oh. Meron siya dito sa side ko. Sa side mo, curtain. Dito, no? Side. Lima. Mm-hmm. No? Tapos dyan pa sa side na yan, anim. Dito, ano? Tapos doon sa likod mo, doon sa may wall. Meron wall dito, meron. Yan. So, pito, tapos walo. Walo. Sa kabila. Then, itong sa upuan, may side airbag. Mas pati upuan? Sa side ko, tsaka sa side na. Wow, grabe. Sobrang safe na safe talaga, yes. No? Yun ang inano mo rito, yung safety. Oo, isa sa binili mo rito. Hindi natin masasabi kung kailan na-accident, di ba? Mm. Pero ganun kaano ang BYD na proproteksyonan. Yung nasa loob ng cabin, yeah. Kung magkaroon man ng aksidente. So, this is not just elegant, sporty, and everything. Mm. Pati safety, inano nito. I-consider nila. Hindi talaga, no, sir, no? Hindi kinompromise, no? Hindi kinompromise. Ngayon, kung sa mga babae naman, naminamisan pa sa aero, gusto magbagano. Wala namang ilaw dito, ang dilim, wala kang ilaw. Hindi mo na problema. Kasi when, pag ginalaw mo to, iyon. Ilaw na yan. Ayan. Ika ka, matutuwa si... Oh, yun, no? Yun, may pinagmanahan talaga. Ganon din dyan. Same yun, boss. Ayun, same yun, din dyan. Ayun, no? Pogi, oh. Okay. Diba? Yun, no? Yes. Tapos ito naman, mga beam light niya, talagang, ano lang, hindi yung gaganunin mo pa masisira. Pindutin mo lang ganyan. Press lang, no? Diba? Yes. Wow. Diba? I understand, isa pa, Boswell, na ito sasakyan na ito, Boss Ray, can you, ano, eh? Can, from zero to, ano, something like that? From 0 to 50 kilometers, po, no? 4.9 seconds. Okay. Kaya niyang tumakbo ng ganun sa halik sa 4.9 seconds, 0 hanggang 50 kilometers. So that goes to show yung acceleration power nitong sasakyan na to, no? Hmm. Na ano. Tapos meron pa dito yung mga cup holders, di ba? Cup holder dito. Ay, wala kang problema. Tapos mga lagayan, sa ilalim nitong nakikita mo, Boswell, ito. Meron pa mga lagayan dito. Oo nga, meron nga parang mga ilagayan dyan, no, sa ilalim. Ilagayan pa dyan. Then, meron siyang glove compartment box. Here. Yun. Yung typical ano niya, no? Ano niya. So, makita mo, ang design ng loob is ergonomic, no? We call this ergonomic. Why? Because everything is within your reach. Tama, tama. Diba? Hindi yung mag-aano ka pa, di ba? Para mag-reach, extend mo pa yung mga ano. So, meaning, sir, mas safer, no? Mas safer. Saka ang steering wheel nito is electric to. Mm. Definitely, ang steering nito electric. Kaya napakagaan. Napakagaan. No, napakagaan. So kahit mga babae or yung mga medyo hindi ganong kalakasan ng mga braso, yes, tano, kayang-kaya i-drive. Even to. At the palm of your hand, gagalaw yung steering wheel. Kahit sa mga nagsisimula pa lang kung matutong mag-drive. So, pwedeng-pwede po sa kanila to. Hindi sila may hirap. Ika nga, beginner's friendly, no? Yes. Diba? Wow. Diba? Isa pa yung blind spot niya, sir, yung pinaka-frame niya, yung iba napinis. Manipis siya. Kaya maiwasan mo yung, may tao pala. May tao pala. Mahan mo na, hindi pa napansin. Kasi, even yung blind spot, ano niya, yung pinaka-post niya, manipis. No? Magandang ano niya. Everything is all power here. No? From door to side mirror, all power yan. All power. Wow. Tsaka in fairness, sir, pati dito sa likod, kahit titignan mo sa labas, no, na maliit lang siya. Yes. Pero napakaluwag. Oh. Maluwag. Grabe ikaw, yung... Ikaw, Boswell, malaki ka. Oo, 5'9", no? Imagine mo. Yung aking legs ano, dito, may ano pa, may leg room pa. Meron pang extra leg room dito. Mm. At tsaka yung stitching din pala, no, pagdating sa upholstery, sir, ang ganda rin. Yung pagka-design ng car niya, parang ganda. Ano to? Sports type po yung seat. Sports type, oh, no? Sports para kang inaakap. Oo. No? Lalo itong ano, no? Yung upuan sa harapan, no? Yes. Tapos lahat ng ano niya, ng lang seats niya, naka-engrave yung BYD. Oh, grabe. So talagang ang pagkagawa nito, eh, talagang may pagka, maganda talaga, no? Prestige, no? Yung design niya. Nice. Even yung texture, no? Pinaka-leather, alam mo, high grade talaga. Diba? Tika nga, may pagmamalaki mo, no? Yes, oo. Money's worth. Exactly. Isa pa, sir, the correct term for BYD now, nowadays is this is ano, one of the most, if not the most, inexpensive luxury car.
Tama. Diba? Napakaganda ng design niya. Pristine siya dahil BYD. And yet, yung price niya, halos within reach. Tama. At 1.3. 1.3 tayo. Kaya within reach lang ang budget. So yun, sir, saan natin pala makikita yung mga modes na pwedeng piliin ni driver? So sa driving mode, sir, makikita natin siya dito sa tabi ng shifting gear natin. Mm. So once na kilik mo siya pataas, makikita po natin dito sa cluster gauge niya. Mm. So may eco mode, so may sports mode, normal mode. Ayan. So tatlo po yung driving mode na meron si BYD po. Nice. Sir, ano yung sasabing mo, sir, about doon sa upuan natin? Six? Ito po ang BYD natin is equipped with driver seats, power seats, no? Six-way power seats, no? Sabihin, anim na mode to, no? Una, pa-andar. Pangalawa ay pa-atras ka. That's number two. Number three, yung sandalan. Yun, no? Tapos pabalik ng ganon. Tapos yung... Tumataas, no? Tumataas. Tapos pababa. So, six siya. Six. Nice. Siyempre, ang benefits ng power seats, Boswell, di ba? Sometimes, umaalis na tayo ng may gumamit na iba. Pag sakay mo, iba yung ayos. Eh, minsan umaandar ka na doon palang nare-realize. Eh, kung manual yun, minsan umaandar ka, minsan dadaustos. Tama, tama. Baka ma-accidente ka pa. Accidente ka. Purpose nito, kahit ibang seats, dahan-dahan lang siya gumagalaw. Pag-power, no? Pag-power. Power seat. Kontrolado siya, hindi siya pabigla-bigla. Lang gumaustos. Hindi makakompromise yung driving mo. Kahit gusto mo i-adjust yung seats mo. Assuming hindi mo ka-size yung umalis. Tama. Pumalit yung gumamit yung sasakyan. Anong warranty nitong BYD natin, sir? Bali, sa warranty po, yung whole car po is 3 years warranty. 3 years warranty. Yes po. And 5 years naman po para dun sa battery po natin. Battery. Yes po. Bali, sir, ano naman, sir Neil, yung modes of payment natin, sir? Ah, modes of payment naman ito. Open din to sa ano, sir? Kaya may cash. You can buy it straight cash, no? Meron tong discount na 50,000 pesos, no? Not only that, kasama dito sa promo namin ngayon is yung wall-mounted charger, right? Ah, wall-mounted charger. May kasama kayong, you have the option to choose between a wall-mounted charger or a comprehensive insurance for free. Later, mamaya, papakita natin sa labas yung itsura ng wall-mounted charger natin, no? Kasama yan. Of course, pwede rin tong financing, no? Kasi ang kami po sa Moretti, accredited na po kasi mayroong mga banko, pwede po kayong mag-apply ng financing sa amin, no? Kontakin nyo lang po ako, si Neil, no? Ako pong bahalang mag-explain sa inyo ng mga mechanics and everything, no? At kung siyempre, dumaan kayo sa video na to, dito nyo nakita, diba? Sabihin nyo lang sa akin, nakita namin kay Kachilax Well, no? Yeah. Siyempre, may kaakibad na Kachilax package. Panalo. So again, sir, ano pa pwede i-waste para madali natin makita itong Moretti? So sa pag-waste po or sa Google Map natin, sir, pwede nating ipin yung Moretti PH po. Moretti PH. So lalabas po siya na dito lang siya sa may Mercedes Avenue po, likod lang po ng Jollibee. So may mga signages naman po dyan sa labas para makita po kung saan talaga nakalocate si Moretti po. Ayan. At ang sa pamaganda ngayon, Boswell, no? Timing, very timely yung ano, no, pag-vlog mo sa amin. Kasi starting April, no? April 7, that's a Sunday. Lahat ng Sunday ng April, bukas open na po kami. Pwede po namin kayong i-accommodate. So open na si Moretti dito sa Pasig from Monday until Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Wow, wala na palang pahinga, no? Wala na. Oh, kuratsa na to. Todo na to. Yes. Yeah. Diba? Samantalayin na natin, diba? So again, sir, maraming salamat, sir, for your time, sir. Ako. Ako po ulit, si Neil, no? Sa sales ng Moretti, no? Okay. Pag gusto niyo mag-inquire, sabihin nyo lang, Kachilax package. Ayan. Tsaka siyempre, ito si sir, no? Ayan, ang matinding malapit na technician at mechanic dito, no? Yes. Ayan, yes. Till the next time. So, till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless. Ayan. So, ito, Sir Neil, ano nung makikita natin sa ano, yung back view? Yes.
Siyempre, yung pinaka-likod niya, yung pinaka-trunk, siyempre, nandito yung sensor niya, no? Sensor. Yan, meron yung sensor. Tapos yung camera nandito. Camera isang dito, sensor, no? Mm. Yan, ano? Tapos, siyempre, tingnan din natin yung loob, no? Loob. Dito inano yan. Although may guide naman dito. May guide, no? Siyempre, press this here. Mm. Tapos, bubukas na po yan. Ayan. So, this, makikita nila kung ano pwede ilagay dito sa loob, no? Yeah. Yung bali yung trunk ni sir is around 930 liters. 930 liters, okay. Pwede maglagay dyan ng malaking maleta, yeah. Maliit na maleta. At siya pwede natin sir tiklopin to para makita kung ano pang space na pwede paglagang if ever, yes, walang nakasakay. Ayan. Foldable yan. Foldable. Sakaling ano lang, ano mo, yan. Ayan. May ganyan. Ayan. For example, dalawa lang kayo sasakay, isa ka, mag-grocery ka, may bibiling ka. You can do this option sa upuan mo, yeah, para lumalaki yung luggage mo. Grabe, no? So, kahit na maliit siya, kahit isang hatchback siya na medyo miniature, ay napakalaki pa rin ang cargo space yung niya. Yung pang-golf bag mo. Ayun, golf. Sana nga, may pang-golf eh. Ginagawa mo! Golf na siguro, pwede. Ito po yung included niya, sir. Ah. Na portable charger. Anong tawag dyan sa ganyang klaseng charger, sir? Portable charger po siya. Portable charger. Yes, so, ito yung pwede natin gamitin sa mga bahay po natin. So, directly lang po ito sa 220-volt outlet po natin. Then, pwede natin i-charge yung sasakyan po. Ayan. Yan din ba, sir, yung ginagamit sa, ano, sa mga SM, ano? Meron pong, ano siya, sir? Yung May nakaredy na. Nakaredy na po siya. Bali yun yung wall box charger po na tinatawag. So, 7 kilowatt po yun, sir. Included din po yun dito. It's either yung box na yun, wall box charger, or comprehensive insurance. Sir. Yung kanyang, yung gustong piliin ni buyer. Yes, buyer. Ayun, no? Grabe, ganda. Ang formado. Ang maganda dito, Boswell, once kita mo yung lighting niya, no? Kitang-kita ka sa gabi. Kaya nga eh, sa sumahaba, no? That is one also safety features ng BYD Seagull, no? Siyempre, medyo mababa siya, hatchback siya, di ba? Pero yung lighting niya sa likod, talagang kitang-kita ka sa gabi. Tama. Tapos meron siyang high mount brake lock. Pag kinatakan yung brake, iilaw yan. Iilaw yan. Tapos meron din siyang reflector, safety reflector. Dito sa itong dalawa, no? Tapos tayo patapakan ng brake. Ayan, no? Wow, luwanag, no? Luwanag ng brake light. Tsaka ang forma ng ano, ilaw niya, ang bangis. Yes. No? Elegant design. Binagay sa design ng likod. Tsaka yung mismong forma nito ni Seagull, iba, no? Napapapawaw ka rin talaga, eh. Yes. Tapos tingnan mo rin yung ano, Boswell, yung headlight sa... Headlight. Kaya ang sinasabi natin kanina, yung dalawang ano, headlight. Ibang klase may ganito, no? Ayun, makakachillax, no? So, upon the... purchase po ng mga branded cars natin. So, meron kayong option kung wall box charger or yung comprehensive insurance. So, itong pinaprovide namin ng wall box charger, this is 7 kilowatt charger. So, ito yung mga katulad nung nasa SM. So, ayun yung mga charger na pwedeng gamitin natin. So, sinasama rin namin siya as package dun sa mga sasakyan natin. So, pwede siyang install sa mga bahay natin. Kung ayaw natin gumamit na ng portable charger na kasama dun sa sasakyan, pwede natin siyang i-install sa bahay. Then, ito na yung gamitin natin. So, meron tayong 7 kilowatt, may 11 kilowatt, and may 22 kilowatt tayong wall box charger. So, alin dun siya ng libre? 7 kilowatt. 7 kilowatt. Yun ang kasama. Ito, sir, kasama na to, tong kahoy na to? Ito hindi na po, sir. Ito lang. Ito lang po. Okay. Kasi, ano naman siya, pwede siyang pole mounted. Pwede rin siyang wall mounted. Yes, okay. So pwede natin siya ilagay sa mga dingding natin, okay. Sabit lang. Paano gusto ni buyer ito? Sa yung design niyo? Pwede kami magawa. Kontakin niyo lang po. Ayun. Kasi portable, kahit saan pwede. Ginamit po namin siya sa exhibit namin last time sa EVAP 2023.